Puntahan guys natin si Louie Boy. Tanungin kung anong gusto niyang kainin. Ano naman ginagawa mo, Boy? Ha? Teka, puntahan ko muna yung silik. Anong ginagawa mo? Ina-assemble ko itong anong barbell ko. Ay, teka. Ang pinto. Langaw. Kukutkot na naman siya, oh. Hindi, kasi alam niyo, friends. Ano to? Barbell ko pa to. Doon sa ano? Doon sa pinanggalingan namin. Sa kabilang bundok. Kabilang. Sinama ko sa ano, sa shipment namin. Para at least hindi na ako bibili, di ba? Kesa bibili pa ako dito, doble gastos. Yeah. Ito oh. Kaya lang, i-assemble ko pa ito. Bisitahin ko muna yung silik. Ano pala ang kakainin? Meron pang ano pala, meron pang yung manok na may ano. Na may, hi guys, ito pala, kita pala ko dun. Ginisa? Yeah, tapos ano, yung ano tawag dun? Yung dilis na flat. Oh, yung favorite ko. Oo. Oh, sige, no, sige, no. Sige. Oh, para maubos ang tira. Thank you, God. Ba't nakabukas ito dito? Ating sili. Kailangan na talaga ng paso dahil kasi na ano na oh, lumalaki na yung mga seedlings. O sige na, magluluto na kapag nagugutom na rin ako. Ito lang mo yung dalito. Teka, ibubuktong ko. Diba? Hindi na ako bibili dito. Ah, dahil inano mo pala. Oo, oh, dinismantle ko. I see. Kasi hindi kasya sa box. Ganun lang yan. Discard lang. Diba? Oh, ayan, dinala pa niya yan, guys. Asan yung ano? Galing sa Ibay, sa kabilang Ibay. Asan yung hammer? Wala akong hammer dyan? No. Ah, hindi ko dapat nailabas. Hammer mo ga? Hindi ano, hindi pa eksakto eh. Para sa bulag. Konti pa. Ayun. Wala yung hammer ko. Okay. Dala ko din eh. Saan ko nailapag? Senior moments. Ikaw ah. Mangga ah. Yun lang yun. Ah, ito si Bako pala nung ano ni Macho. Pinatong ko. Ito na. Oh. Senior moment. See? Pinako ko to sa iba ko ni Macho. Ayan. See? See? Ganun lang. Tapos itong isa, ayan dito, para hindi rin siya kumalas. Nang tanggal yan. Ngayon, pagka naman aalisin ko ulit, didismantle ko, gano'n naman, opposite direction. Ayan, meron na akong barbell. Chin mo. Ayan. Meron na akong barbell, oh. Ayan. Tapos meron akong weights. Ako naman kailangan ko, ano eh, toning lang. Ayan, oh, ayan lang, magkaroon lang na konting ganyan, oh. Ayan. Hindi ko kailangan maging Mr. Universe. Toning lang ng body, tapos walking, at para naman sa, ano, sa down, sa legs. Tapos ito, pang upper. Tapos sa swimming pool, reflexes. Yon, tapos paa, pajak. Kaya nga hindi ako bumibili pa ng ano, ng bike eh. Dahil kasi, nagagawa ko naman sa ano, sa swimming pool. Para ako nagbabike din doon, ganoon. Different ano, different
position para lang sa mga reflexes, ganun. Tapos pag ganun, lahat na position, lahat ng movement, ayun, ganun, movement, lahat. Kaya hindi ako bumili ng bike, pero na, pero gusto ko rin bumili dati, nung, I mean, nung una, gusto kong bumili rin ng ano, ng bike, at least dito sa subdivision, para sa lower, para sa legs, yan, feet, legs, hips, yan, at saka dito sa ano, lower back. Bumili ka kaya ng ano? Gusto lower mo back ng ano? Yung ng stationary bike? Stationary bike. Pwede rin natin consider. May dalawa yung kami dati binenta namin. Oo, doon sa pinanggalingan namin, meron kami dalawang stationary bike ko doon eh. Sabi mo noon kasi helpful sa iyo. Yes, yes. Oo, totoo 'yun. Sa ano? Sit down, nanonood kang TV, pwede kang habang nanonood ako nasa stationary bike. Kasi ang stationary bike hindi masyadong malaki. Yung treadmill makakapaglakad naman tayo, tsaka very bulky. Yes. Dati kasi kumpleto kami doon. Binenta namin mura. Mabuti na, pero naibenta namin, which is hindi naman namin ma-ship dito. Kung mag-ship kami ng container, masyadong I don't know ha, pero alam ko pag yung nga palang ano, yung mga retirees, yung mga gustong mag-retire dito, magano kayo, mag-inquire kayo sa ano, sa consulate, Philippine consulate. Hindi ko lang alam kung ano mga privileges na makukuha nyo. Kung meron, let's say, libreng container, which is good. Kasi ako, hindi ko naman pwedeng dalhin yung mga ref, mga appliances, dahil kasi 120 lang yon yung wattage niya. 110. 110, I'm sorry. Dito, 220. Ayoko naman magpa-convert na ng 110 dito. Ano pa yon? Kasi minsan malito ka pa, or I mean, hindi ko na inisip yon. So yon, kaya yung mga appliances namin talagang binenta namin lahat ng mura, ma-dispose lang. Ganon. Tapos ayon, yung kwarto namin sa baba, kinonvert ko yun ng ano, ng gym. Kumpleto ako ron. Meron akong abo. Meron tayong video niyan, yung mga naunang video. Oh, meron akong video. Ay, ano nyo, track back, i-backtrack nyo. Under sa playlist ng exercise. Playlist ng exercise. Yeah, daily routine or, yeah, daily routine exercise, Louis Boy. Ayun. Treadmill. Elliptical, bukod sa treadmill, meron pa kaming elliptical, meron akong weighing machine, weightlifting machine, yung ab roller na gumaganong ka habang gumaganong, kumakayod ka, yun. Meron akong baras sa pinto lang, kinonvert ko lang na gym yung isang kwarto. Kaya medyo may ano rin ako. Tone pa rin ako. Yun nga, gusto kong bumili sana ng bike, pero yun nga, sabi ko, baka sa swimming pool makuha ko na yung gusto ko na exercises. Yung padya. Pero iba yung ano, iba yung natural na bike. Kasi yung pati lower back, itong lower back mo, yun, ma-exercise ka pag nagbabike ka. Pag nagbabike ka. Yun. Yeah, we'll see. If I really need it, yun, at saka yun, yung, ano, pagka nagta-travel kami, ito, kung anong gusto mong weight, yan, ganyan, no? O, let's say, ganyan, ngayon, gusto mong mas matigas pa, o, ayan, patigasin mo pa, ayan, yun. Depende, pero kahit mga babae, pwede mag-start sa ganyan na, o. Yan, pwede rin pa ganun sa side. Yun, dala ko rin to. See? Hindi na ako bibili dito. At least meron na ako, kompleto na ako. Yun guys, so yun lang ang ano, ma-i-share ko sa inyo. Thank you very much, ha? Maraming salamat sa ano, sa pakikinig.
At maraming salamat sa ano, buo at walang sawang suporta. Thank you sa pakikinig sa aking na-share ngayon. Oga, please. Lutuin mo na yung ano. Yan ang exercise ko, guys. Yung mag-isa. Hindi. Okay, bye. Thank you. Ito, guys, oh. Yung dilis na daing. Ayan. So, nakabuka ka siya. Para daing. Ayan siya. 200 pesos lang pala ito. Ayan kung anong timbang. Wala ng kapatid ko. Marami na siya. Meron din sa ano, SNR nakita ko. Pero mas mahal siyempre ng dihamak. Kasi ito galing pa ito sa probinsya, sa Roja City. Thank you, Bon and Ju. Ayan, guys. Ang sarap niya. Very crispy. Hindi siya maalat. Pero syempre, in everything, in moderation, kasi salted fish pa rin yan. So, may mga sakit sa puso, sakit sa kidney, hindi mabuti ang maalat. Kailangan tama ang pagluto nito dahil kung hindi, magiging makunat. O kung masobra naman, magiging mapait. Pag may umuwi sa Pilipinas noon, ito talagang pinapa. Like ang kapatid ko pag umuwi siya, sila ng misis niya. Dinadala nila kami nito. Sarap, sarap. Dagdagan pa natin, guys. Konti. Tsaka pag nagluluto ako ng mga ganyang pinirito, basta kasya lang sa ganitong pot, dito ko niluluto para less talsik pag malalim ang pot. Oh, malalim siya. Kaysa hindi malalim. Ayan, guys, ang aking best friend sa kusina. Kung hindi, mamamatay ka sa init. Tawagin natin si Louie Boy kung... Ga! Pwede na kumain. Okay. Okay. Nasaan siya? Ando, no? Nasaan ka? Oh. Dito pa rin. Alay ka na. Good morning, world! Magandang umaga! Maganda ka pa sa umaga! Mm-mm. Ayan. At kain tayo ng... Leftover. At least yung rice mo ay bagong saing. Bagong saing siya. Oh, may natirang mangga. Ito oh, meron pa akong hindi ko pwede talagang hindi kakainin ang Indian mango basta't nakakita ko. Ngayon, pagkakain namin, friends, pagkakain namin, pupunta kami doon sa labas, sa labasan. Bibili ulit akong ano. Kasi yan, kakainin ko ngayon yan. Hopefully, yung mga hilaw makikita mo. Oo. Hindi yan, ano. Yun ang gusto ko, yung hilaw. Or money ba? Yun. Tapos, ito na siya, guys. Oh. Ang crispy. Ito yung leftover natin kahapon. Ternohan. Wow! Gusto ko yan. Ternohan. Tapos, ternohan namin itong, hindi ko alam kung ano tawag dito. Daing na dilis. Daing na dilis. Daing. Yeah, daing kasi binuka eh. Huh? I love it. Galing pa to sa ano? Hmm? Crispy, guys. Galing pa yan sa Rojas. Harap. Kapis. Dala nung ano, mga in-laws ko. Noon. Brother-in-law. Oh, yeah. Brother-in-law. Tama. And sister-in-law. Ayan. Ngayon ako, hindi pwedeng walang itlog. May suka tayo, guys. Hindi ako pwedeng walang itlog. Yan ang pinaka-pang ano ko eh. Pang, what do you call this? Himagas. Ay no, guys, inano niya, pinapahuli niya yung itlog. Tapos siyempre, ninanam-nam-nam-nam. Siyempre, save the best for last. Ayan, let's harap eat. Harap ng gulay. Busin na natin to ha, para hindi na tayo mag, ano, anong tawag doon sa pangatlo na? Pangat. Pangat. Para hindi maging pangat. Ayan, gusto mo.
Wings. Oo, dahil ka. Lapit mo, lapit mo. Hold on, hold on. Thank you. Lapit, 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 lapit mo. Sabaw. Lapit pa. Sabaw. Ubus na yung ano? Gulay? Oo, yung... Next time, pag bumili tayo, yung dalaw... Yung dalawang ano, dalawa. Hindi sila yung opo? Ubus na. Dahil kasi, malaki-laki nga yun eh. Ito, 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 ito. Pero ito. Ano, pero naubos. Yan. Kaya next time, dalawahin natin. To? Yeah, okay, laman okay, yan. Okay. Ito, gusto mo? No, thank you. Ikaw na. Okay, guys. Kain tayo, guys. Okay, unang Let's subo. Unang eat. Subo. Ito, ha? Unang subo. Unang subo. Cheers. Cheers. Para sa inyo, to. Ay, sarap. Dito. Terno. Sorry, guys. Nagpapalaway. Terno. Bili kayo nito, guys. Sarap. Pakita mo ito na. Ang pinakita ko sa kanila kanina. Ayan. Sarap. Kaya tayo. Kaya pag yung may umuwi nung nandun pa kami sa dati naming tirahan. Sa iba yung dagat. Sa iba yung dagat. Pag uuwi mga in-laws ko, biyanang ko, ano, kung brother-in-law ko, o kung may uwing malapit sa amin na taga Rojas, sigurado, nagpapabili ko nito. Sarap kasi. Okay guys, kain muna tayo. Kaya nung ano, lumuwi yung mga brother-in-law ko, tsaka yung mga anak niya, dito nung nag-celebrate kami ng suma cum laude ng anak niya. Magna cum laude. Magna cantores. Magna. Nagpabili na akong to. Sarap. Sobra. Kaya na. I love it. Ay, hindi na pala namin guys napakita ng pagbili namin ng ano. Ng mangga at saka saging. At saka buko. Ito, pakita ko na lang pagpasok sa bahay. Ito guys, ang ating nabili. Ito saba, lalaki oh. Medyo hilaw pa. So bukas yan, yellow na yan ng konti. Kasi ayoko nang masyado ng hinog. At kailangan mo na iluto lahat ngayon. Tapos may nauna na siyang yellow. So at least meron. Ano ito? 30 pesos per kilo. Bali 220 pesos. Sa Pampang, ganun din ang presyo. 30 pesos ang, ano, ang sabah. Ito naman, tapos na daw ang Indian mango. So ito, Carabao mango. Ay, bastos. Carabao mango. Kaya alam ko maasim yan, ga. Tingnan natin, sabi ng lalaki, hindi naman daw. Maasim yan, siguro. Tapos itong buko natin, pinahiwa na natin ganyan, o. Oh. Ayan, oh, tingnan nyo, para ano rin, pag bilhin nyo, pwede nyo bilhin yung paganya. Ayan. Tapos, anuhin mo na lang. Kuchilyo. Oh, kuchilyo. Tapos kutsara na lang sa loob. So ito, tatlo lang, kasi may isa pa kami doon, para tigda-dalawa kami. Yun. So, ano ito, 45 pesos each. Bali, 135 itong tatlo. Malamang, mas mura kong sa palengke, pero pero convenient na nasa harap lang ng gate. Ito, 69 sa ano naman yan, sa SM. SM. Pero malaki, napakatamis ng mga papaya guys dito. Gusto ko to, gusto ko to. Tapos, meron din ako noong... Tapos yung ito, gagawin melon. Naman natin melon. Melon juice. At saka ito... Suha. Paborito ay, niya. Mga paborits. At saka ito naman paborito ko, sayote. Mga etong paborits. Sayote magkano? Sayote, 75 pesos. Mas ay, may mga ants, oh. Ah, yung saging na natira, itapon na to. Na ano na, masyadong... Nahinog. Nahinog. Oh, kaya inano na ng ants. Oh. Ah, sige. Oh. Ah. Sayang din nakita. Hindi tayo magsasayang. So ilalagay na natin to guys sa ref para malamig. Ang tapos... Ang gusto ko dito ga? Saan? Hindi sila magkakasabay-sabay kaya ng hinog. Nga, ayan. Oo. Hindi siya sabay-sabay. Kasi pagka nang kasabay-sabay... Mahirap kasi dalawa lang kami.
mahirap kasi dalawa lang kami, hindi mo mauubos nung kain ng isang kainan. So at least ito mauna, ito oh, sunod na to, oh, may yellow na siyang konti. Tapos ito hindi ko muna binubuksan kung hindi pa kakainin para fresh siya. Nasa ref lang. So ilalagay na natin. Guys, ipagdasal niyo, meron akong kausap na ano, bibilihan namin ng Yorkie. Alam mo ba, dito ang nagkalat ang Shih Tzu, ang dami, tapos very affordable. Gusto ko ng Shih Tzu, pero hindi masyado si Louis Boy sa Shih Tzu. Mas gusto niya ang Yorkie. Ako, cute siya, pero para sa magiging pet namin, gusto niya Yorkie. Ay, ako okay lang din ako sa Yorkie. Cute din ang Yorkie. So, sana matuloy ang aming pag-uusap nitong mama. Dahil kasi, nakikita ko siya lagi sa YouTube. Sinifeature siya ng mga vlogger na pumupunta ng Bukawi. Siya mismo nag-breed mismo yung anak ng aso niya. Bihirang-bira ka makakita ng Yorkie. Kung makakita ka ng Yorkie, yung ina-order pa nila sa ibang bansa minsan, kaya ang mamahal, 75,000, 30,000, mura na yon. Pero ito mas mura pa. So, kung matuloy sana, if God willing, matutuloy para meron kaming pet, kasi namimiss na namin yung aso ng mga anak namin. Si Honey at saka si Bibi. Ay, naku. Kaya yun na sinasabi ko, pagkaya ng kaloob sa atin ng Diyos yan, mapapasa atin yan. Mm-mm. Kaya lang, aalis ako dito ng mga 11, past 11. No, 10:30 maybe. 11. Bukawig. Alas 12, wala nang traffic. Diretso na yun. At saka sinabi mo, pag-exit pa lang, di ba, magkita na. Teka, hindi ko pa nasabi. Okay. Sige, te-text ko siya. Ayun, kaya abangan nyo. Kung matutuloy, guys. Meron kaming bagong bisita darating. Si, alam niyo kung sino? Si Sky. Nandun pa lang kami sa, ano. Kabilang ibayo. Pinanggalin na namin. May pangalan na siya. May pangalan na. Gumawa kaya na lang, wala pang aso. Gumawa na ako ng pangalan. Dahil kasi sabi nga niya, gusto raw niya ng aso. Kako, ang naman itong aso mo, turuan na, di ba? Sabi ko sa kanya, kung saan mo ko hatakin, nandun ako, di ba? Ba't kailangan mo pa ng ano, ng isang aso? Kasi ano, ang dati wala akong amor sa aso, pero nung nagkaroon ng aso ng anak namin, Lalo na ako, guys, yung istorya ko sa aso. Dati kasi noon, nasa Naga. Meron akong friend doon. Meron silang aso sa bukid. Binigyan ako. Noong unang panahon? Oo. So, inuwi ko sa Caloocan. Ayun, alaga ko, nado sa saliko, doon ko siya itinatali pag pinakakain ko. So one time, nakakawala. So ang ginawa ko ngayon, kumuha ko ng pagkain, nasa bone. Tapos tinawag ko, sumunod sa akin. Tapos dinala ko na siya doon sa likod kung saan ko siya itinatali. Eh nung kumakain na ganun, kako, pagkakataon na to, para itali ko siya. Abay, yung kumakain ng gano'n nung ilalagay ko na yung tali, which is wrong. I mean, talagang mali yun. Mali yun, inaarimala mo siya, kumakain siya. Pero kasi kung aso mo na, dapat, na-trained na siya sa gano'n. Anyways, mali. Ako may kasalanan. It's my fault. Ngayon, nung ililish ko na siya, biglang kumakain ng gano'n, biglang, ginanin yung kamay ko. Dito, oh. Pero naman, maliit lang. Ay, naku, nagka-phobia ako. Never na siya nagkaroon ng aso. Ayokong lumapit sa aso. Ayokong, as much as possible, ayokong makakita ng aso. Ayoko. Pagka may pupuntahan akong bahay na may aso, oops, masyado na akong aware. May phobia ako, nagkaroon akong phobia sa aso. Kaya yung mga anak ko, yung dalawa anak ko, hingi nang hingi sa akin ng aso. Maliit pa sila. Hanggang sa lumaki na, kako, ayoko, may phobia ako sa aso. Hanggang sa nung mag-age, 24 and 25? No, 21 na siya noon that time. Kasi si Honey, magpo-4 na eh. So, magto-21 na noon si JR. 21 and 22. So, Sipin nyo yun, lumaki silang walang pet. Talagang hihiling pa rin sila ng hiling. Kaya, sige na, kako. Alam nyo, yun,
nagkaroon kami ng multi-foo, yung mix ng Maltese at saka poodle. Yung si Honey, yung puti. Puting-puti siya. Tapos yung isa naman, si Bibi, yun naman ng ano, Siberian Husky. Yun. Ay, napakabait ng mga aso. Hanggang sa mula baby, kasama namin, kanya parang napalapit na rin ang loob ko. Alam nyo, hanggang sa ano, si malapit ang aso sa akin. Tapos nung ano, na-notice namin na ang mga aso, kahit yung mga stranger na may dalang aso sa mall or kung saan man, pag nadaanan niya yung aso, nila aso lumalapit sa kanya. Oo. Lapitin siya ng aso. Pag nilapitan ko, pinet ko ng ganon, payag na sila. Ano na yung tail? Yung mga anak namin, lumaki na walang pet. Ay, nang walang pet. Sabi nila, we didn't grow up normal. Sabi ko, why? We never had pets. Kawawa naman. Kaya nung magti-2021, sabi niya, Mom, I have money. I'll buy my own dog. Sabi ko, ask your dad. Kasi sabi ko sa inyo, bata pa kayo, pag malaki na kayo na may sarili na kayong bahay, kahit isang batalyon pa na aso, bilhin nyo, bahala kayo. Ayun, eventually, pinayagan ko na nga sila. Yun, hanggang sa naging yun nga namin, naging pet na rin namin, si Honey at saka si Bibi. Hanggang sa umuwi na kami dito. Yun, ngayon, namimiss namin. Tapos nag-FaceTime kami minsan na nire-recognize nila yung ano, boses namin. Uh-huh. Talagang yung ano nila, yung mukha nila, yung kantel na parang nalilito na, nasaan ka? Bakit naririnig kita? Pero doon pa lang, pinag-usapan na namin, gusto ni Jerlyn, bilit mag-alaga tayo ng aso doon. Kako, mawawala na nga tayo dito. Mawawala na yung ano, si Hanit, si Bibi. Mag-aalaga na naman tayo. Pero ganun pa man, siyempre, asawa, mahal mo. Miguel ka, ikaw itong gusto hindi, rin. Hindi mo mapapahindian. Kanya, nag-isip na ako ng pangalan. Sabi niya, mag-isip ka na ng pangalan. Yun nga, nakaisip na ako, Kako, ano, Sky. Wala pa yan, ha? Wala pang aso, Sky. Noon pa. Nandun pa kami. Pag may aso daw siya, nasa kanya, nasa amin. Sky pangalan. Daw pangalan. Doon pa yon, doon sa pinanggalingan namin. Sa kabilang ibayo. Oo, sa kabilang ibayo. Ayun, hanggang sa, hopefully, if it's God's will, mapapasa amin yon. Mag-meet up kami ngayon, 12 o'clock, sa Bukawi. Bulacan. Ano siya yung talaga nagtitinda? Breeder siya. Breeder siya, nagtitinda. At saka, like I said, walang masyadong Yorkie. Siya lang may ang may Yorkie na affordable. Tingnan natin. I'm excited though. Yun, tapos tinanong ko kung may crate na may crate na siya, dahil kasi otherwise magdadala ako ng crate pagsundo sa kanya sa Bukawi, mamaya 12 o'clock a.m. Pero sabi niya naman daw, may bagay, mura lang naman ng crate kung just in case ibili mo siya ng ibang crate na gusto mo. Tingnan natin. Eh, pero kailangan din natin mamili kasi kailangan mo ng bed, kailangan mo ng kainan. I'm excited. Sige guys, abangan. Abangan natin, ha? Abangan. Otherwise, pagka dumating na si Sky mamaya, 12 o'clock a.m. dito, bali bukas. We'll see. Makikita nyo sa ano, sa vlog. I-upload namin agad, okay? Okay, thank you guys. Pray nyo guys. Thank help so us much. Pray. Yeah, thank yeah. you. If it's God's will, mapapasa amin yon, okay? Pray for us. Pray for Sky. Thank you. Bye-bye. Shout out guys, Sky Lorena and Lester Hernandez from North Hollywood, California at Supremo Electric. Also to Bruce McQueen Olds at sa kay Leslie Gove. Small YouTuber daw si Leslie. Leslie, ilapag mo nga yung ano mo, yung next time yung ano mo, yung link mo sa YouTube mo para mapuntahan natin. So again, shout out to Bruce McQueen Olds and Leslie Gove. Also, shout out to Kawis Depas from Texas. I hope I'm saying it right. Also to Janice and Carlos from Las Vegas. Also to Bisayang Pinay in California. Kamusta na dai? Also to Roland Limson. Shout out to Melanie Paras from California. Shout out Wong and Ems in Redlands, California. Also to Sheila Peralta from California. Also to Leslie and Brian De La Cruz. Hello mga friends. Ito parang sister and brother ko. Mga younger sister and brother.
kasama ko sa trabaho dati. Also to Mylene Coral from Israel. Wow, ang layo. Kamusta ka dyan? Also to Jean and Jong Presto from California. And to Rochelle Tejada from Las Vegas.